Parang ang lamig-lamig nung amoy. Tapos umiikot sa buong sistema ng katawan niya. Pakiramdam niya pa, nakalutang siya sa ere. Habang walang tigil niyang sinisinghot yung amoy na yon. Maya-maya pa, may narinig sila sa labas ng bahay na merong nagpapagpag ng kamay. Pagtingin nila kung sino, si Mining yun. Punong-puno ng buhangi ng mga kamay niya. Mabilis na umakyat ng hagdanan si Mining para makapasok sa loob ng bahay. Pabulong na sabi nito. Maraming nakakasagupa sila Sede sa labas. Huwag muna kayong aalis ng bahay. Baka madamay kayo. Nagwawala na si Dadoy doon. Dagdag pa ni Mining. Kailangan niyang bumalik kila Mamang dahil hindi basta-basta yung kaharap nila doon. May mga alam din. May kukunin lang siya sa kwarto ni Tatay Dadoy at agad din siyang aalis. Mabuti at natsyempohan niya yung isang matanda na ginugulo sila. Kaya mabilis niyang hinila yon papalabas ng bahay at ibinaon niya sa ilalim ng lupa. Yun palang nakikita nila na yon ay ugat lang ng isang patay na puno na nag-aanyong aswang. Kaya rin nagagawa nung makapasok sa loob ng bahay nila dahil hindi yon ang totoo nung anyo. Matapos makipag-usap sa kanila ni Mining, tumakbo na yon kaagad para makatulong kila Mamang. Silang mga naiwan, tulala, takot na takot, at hindi alam kung ano ang gagawin. Halos ilang oras ding lumipas na tahimik ang buong paligid. Pakiramdam nila, normal na gabi lang. Hanggang sa pumutok na ang araw, pero wala pa rin sila Mamang. Sa puntong ito, lumabas na lang sila para doon maghintay. Tirik na ang araw pero wala pa rin sila Mamang. Kaya naman napilitan na lang silang pumasok sa loob ng bahay nila para makapagpahinga. Kasi napuyat sila nung gabi, kaya antok na antok sila. Bagsak kaagad yung lola ko noon. Buong gabi ba namang walang tulog eh. Nagising na lang itong lola ko. Naririnig na niya na nag-uusap-usap yung mga tao sa labas. Pagdungaw niya sa bintana, papalubog na yung araw. Siguro mga alas 4 o alas 5 na yon ng hapon. Nakita niyang nasa mahabang lamesa sila Mamang, Tatay Dadoy, Manong Baste, Mining, at lahat ng nakatira sa bahay nila. Lumabas kaagad yung lola ko kasi labis na rin siyang nag-aalala kay Mamang. Pagtapat niya sa pwesto kung nasaan si Mamang, balot ng tela ang kaliwang braso nito. Tapos yung dulo ng kamay ni Mamang, kulay ube. Yun bang para itong naipitan ng dugo ng pagkatagal-tagal? Mukhang masakit kung titingnan yung sitwasyon ni Mamang. Pero kung umarte naman yung matanda, para itong walang iniindang sakit. Kasi ganun pa rin yung ugali niya. Mas lumakas pa nga yung pagmumura niya. Pero yung tatlong kasama niya kagabi, walang kagalos-galos. Ang dami nilang pinag-uusapan tungkol sa mga nangyari kagabi. Sila namang mga nasa bahay, nanatiling tutok, at pinapakinggan kung ano yung mga kwento nila. Kwento nito ni Mining. Nung nandun na sila sa pwesto kung saan nila namataan yung matatanda at yung tatlong mangkukulam,
katakot-takot na mga laman lupa at impakto ang sumalubong sa kanila. Pero sa isang kumpas lang ni Mamang, biglang nagtakbuhan yung mga yon na para silang nakakita ng halimaw. Pero hindi nagpapatinag ang mga ito. Kahit nagtakbuhan na sila papalayo, bumabalik pa rin sila para humanap ng tiyempo. Kaya naman si Mamang walang tigil sa pagkumpas ng kamay niya. Habang naglalakad sila papalapit doon sa mga mangkukulam, si Tatay Dadoy at Manong Baste biglang tumakbo papalusob doon sa mga matatanda. Pero masyadong matutulin ang mga yon, kaya hindi nila naaabutan. Galit na galit at gigil na yung dalawa. Pero wala naman silang magawa. Paikot-ikot sa kanila yung matatanda, habang walang tigil ang mga ito na naglalagay ng sugat sa katawan ni Tatay Dadoy. Si Manong Baste naman, nanatiling nakaupo sa pwesto niya, habang nag-uusal, natila ba gumagawa lang siya ng depensa. Hindi makatulong si Mamang gawa ng kailangan niyang patuloy na magkumpas ng kamay niya para hindi makalapit yung ibang elementong nasa malayo. Yun kasi yung mga kinokontrol ng mga mangkukulam. Napapaluhod na si Tatay Dadoy dahil sa dami ng tinatamo niyang sugat. Nang biglang tumayo si Manong Baste at merong hinablot sa kung saan. Nung nakakita ito ng tiyempo, sumigaw yun ang, "Takbo na, Doy! Kunin mo na yung naiwan mo sa balay!" Biglang tumakbo si Tatay Dadoy patungo sa bahay nila. Nakita ni Mining na iika-ika ito at malala talaga yung mga tama niya, lalo na sa bandang hita. Pero sandaling-sandali lang nawala si Tatay Dadoy. Samantalang, napakalayo ng distansya na yon mula sa kanila. Pagbalik ni Tatay Dadoy kung nasaan sila, bit-bit na nito yung napakahaba at napakalaking palakol na matagal na niyang hindi inilalabas. Alam ni Mining at ni Manong Baste kung para saan yon at kung saan gawa ang palakol na yon. Nung hawak na yan ni Tatay Dadoy, malayo pa lang. Kita na sa mga matatanda na napapaso sila. Tilian at sigawan ng mga yon, lalo na kapag nakakadikit si Tatay Dadoy. Pero sadyang masyadong maraming alam yung mga mangkukulam na nasa dulo. Nagagawa nilang harangan yung puwersa nung palakol na yon. Sa sobrang kamamadali ni Tatay Dadoy sa pagkuha nun, may mga iilang pangontra siyang nakalimutang bitbitin. Kaya naman itong si Mining, napilitang bumalik sa bahay para kunin yung mga naiwan ni Tatay Dadoy. Wala na eh. Hindi na makontrol ni Tatay Dadoy yung sarili niya. Panay na ang wasiwas niya ng palakol niya. Wala na siyang pake kahit sino pa ang tamaan nun. Kaso lang, ang lilikse ng mga yon. Sabayan pa na nahaharangan nung mga mangkukulam yung taglay na lakas nung palakol. Ilang minuto lang ang lumipas, nakabalik na kaagad si Mining. Bit-bit pa ang ilang mga pangontra. Sa pagkakataong ito, merong tinamaan si Tatay Dadoy na isang matanda at nabiyak ang ulo nun sa gitna. Patunay lang na yun ang totoo nitong anyo. Hindi ito gumamit ng ugat o kung anumang lupa para itago yung pagkakakilanlan niya. Sunod naman yan,
hinabol nila yung tatlong mangkukulam para tuluyan ng matapos ang ugnayan ng mga ito sa mga kamag-anak ni Uklang. Pero, nagawa nitong makatakas at nagawa rin nilang saksakin si Mamang sa braso nito ng isang makamandag na tinik. Hindi napansin ni Mamang na may mga lumalapit sa kanya gawa ng abala siya sa pagpapalayas ng mga impakto, laman lupa at ng iba pang mga elemento. Hindi naman nasaktan si Mamang nung nasaksak siya, kaya hindi niya yun napansin. Pero ang nakakita nung epekto nun, si Mining. Unti-unti na kasing umiitim yung buong braso ni Mamang. Kasabay niyan, nagpuputukan na rin yung mga ugat niya na parang sasabog na ang mga ito. Nung sinabi ni Mining kay Mamang yan, agad niyang ibinaba ang braso niya. Nag-usal siya at nilapatan niya ng lupa yung sugat nung braso niya. Ang sabi ni Mamang, kaya niyang pigilan pansamantala yung laso nun. Pero yung magiging epekto sa braso niya, mahihirapan siya. Agad na nagbigay ng unang panlunas si Mining sa kanya. Dagdag pa ni Mining, wag na wag silang uuwi ng 6:00 ng umaga sa bahay nila. Dahil kapag umuwi sila, bigla na lang puputok yung braso ni Mamang at maglalasog-lasog yun. Mainam na gawin nila. Umikot sila sa ilog at maghanap ng halamang gamot na pwedeng ipangtapal doon. Nung nasa gubat na sila, iika-ika si Mamang. Gawa nga ng hindi pa siya masyadong magaling, di ba? Ang sabi ni Mining, pag uwi nila mamaya, gagamutin niya yon. Akala kasi niya, maayos na si Mamang eh. Nakatakbo kasi yon nung lumusob sila kanina. Hindi niya alam na meron pa palang iniindang sakit. Mga ilang oras din silang namalagi noon sa loob ng kakahuyan. Habang si Tatay Dadoy naman, panay ang pahid ng langis sa mga sugat niya. Bigay din ni Mining yung langis na yon. Sa kakaikot nila, wala pa rin nakitang halamang gamot itong si Mining. Pero ang sabi niya, pwede na silang umuwi nun. Lagpas na yung tinatawag niyang sagradong oras. Hindi na maaapektuhan yung braso ni Mamang. Ang kaso lang, uunti-untiing bulukin yon nung lason hanggang sa hindi na niya magamit. Nung nakauwi na sila sa bahay, agad na binalot ni Mining ng tela yung braso ni Mamang. Merong kakaibang usal na ginawa si Mining para doon na kahit papaano eh, mapipigilan yung pagkalat ng lason. Si Tatay Dadoy naman, naglakad pabalik kung saan naganap yung bakbaka nila kontra sa mga matatandang aswang at doon sa mga mangkukulam. Nung narinig nilang lahat ang kwento ni Mining, napatanong itong tatay ng lola ko kung anong ginawa ni Tatay Dadoy at kailangan niya pang bumalik. Tinuro ni Manong Baste yung gilid ng bahay nila kung saan merong malaking lupa ang nakausbong. Ang sabi ni Tatay Dadoy, kinuha ko yung katawan ng isang matanda. Inilibing ko dyan, kasama ng katawan at ulo ni Sebio. Tanong ulit ng tatay ng lola ko, Manong Doy, di ba dalawa lang naman yung matanda? Bakit parang dumami ata sila? Iiling-iling lang si Manong Bastenon nang sumagot ito ng, hindi lang dalawa yung matanda. Isang matanda lang yung nandito kagabi.
napatay na ni Dado yon. Pero yung mga nakikita ninyo, mga ugat at mga lupa lang yon na binubulag ang inyong mga paningin. Dito nila napagtanto na kaya pala sobrang dali lang hinila ni Mining yung matanda na gumagapang papasok sa loob ng bahay nila. Dahil hindi naman pala yun yung totoong katawan nun. Ilusyon lang yun na pumapasok sa mga utak nila para lasunin at punuin ito ng takot. Maging yung pumasok sa loob ng bintana nila ganun rin. Maya-maya pa, biglang napaaray si Mamang. Lahat sila nagulat sa naging reaksyon nito. Pagtingin nila sa kamay nun, parang patay na. Yun bang tuyot na tuyot tapos sobrang itim na? Agad na inalis ni Mining yung pagkakabalot nun. Nung natanggal na niya, laking gulat nilang lahat nung nakita nila yung buong braso ni Mamang na kulay itim na at tila ba wala na itong buhay. Ang sabi ni Mamang, kailangan niyang ilubog yon sa malinis na tubig. Agad na tumakbo si Tatay Dadoy para kumuha ng tubig. Pagbalik niya, nilublob kaagad ni Mamang yon habang meron itong inuusal-usal. Ang sabi pa niya, lumayo muna silang lahat doon at merong mga hindi makalapit para tulungan siya. Lahat sila pumunta sa bahay at nanatiling nanonood sa ginagawa ni Mamang. Ang naiwan lang doon, si Mamang, si Mining at si Tatay Dadoy. Si Manong Baste, kasama nila sa bahay habang humihipak ng sigarilyo. Nakikita nila na panay ang angat ng kamay ni Mining na para itong merong mga inaayang lumapit sa kanila. Panay ang tingin ng mga bata sa paligid pero wala naman silang nakikita. Maging yung lola ko, wala ring nakikita. Pero ilang segundo lang ang lumipas. Pag-angat ni Mamang ng kamay niya mula sa batya. Halos mahulog sa kinauupuan yung lola ko. Gawa ng napakaraming nilalang ang nakapalibot kay Mamang. Halos lahat doon, unang beses niya lang nakita. Hirap ipaliwanag sa akin ng lola ko yung mga nakita niya. Basta kakaiba. Niminsan sa buong buhay niya, hindi sumayad sa utak niyang makakakita siya ng ganung klase ng mga nilalang. May mga iilang tumatak sa kanya ang itsura, pero yung iba nakalimutan na niya eh. Yung mga natandaan lang ng lola ko, yung pulang-pula yung buong katawan, tapos grabe kung makalingkis kay Mamang. Mukha niyang sinasakal si Mamang, pero wala namang nararamdaman yung matanda. Tapos yung kausap ni Mining na merong napakakapal na balahibo at isang malaking-malaking mata sa gitna ng katawan niya. Hindi alam ng lola ko kung nasaan ang bunganga nun, pero sa kilos na ginagawa nun, para itong nakikipag-usap kay Mining. Ang huling lumapit kay Mamang na hindi malimutan ng lola ko ay isang napakaitim, napakalaki at napakahabang ahas na may napakaraming iba't ibang hugis ng sungay sa ulo. Nung nakita ng lola ko yan, hindi niya napigilang masuka. Napatingin sa kanya si Manong Baste at nagsalita ito ng, "Huwag mo nang tingnan.
hindi mo kakayanin ang presensya ng hari na yan. Sadyang makulit itong lola ko. Kahit nahihirapan na siya at sukang-suka na siya, pilit niyang tiningnan kung ano yung mga mangyayari. Dahilan niya, isang beses lang yon mangyayari sa buhay niya. Palalampasin pa ba niya? Pagbalik niya ng tingin kay Mamang, subo-subo na ng ahas na yon yung buong braso niya at nililingkis na ang buong katawan ni Mamang. Habang nakasubo sa braso yung malaking ahas, tatawa-tawa pa si Mining habang hinihimas-himas yung ulo nun. Sa kakapilit ng lola ko sa ginagawa niya, pakiramdam niya, mawawala na siya ng malay. Nang tapikin ni Manong Baste ang batok niya. Matapos siyang tapikin ni Manong Baste, nawala ang lahat ng nakikita niya at nawala rin yung nararamdaman niyang pagsusuka. Si Mamang at si Mining, tuloy-tuloy pa rin sa ginagawa nila. Nang tawagin ni Manong Baste si Tatay Dadoy, lumapit naman kaagad si Tatay Dadoy. Wika ni Manong Baste. Doy, saan nga ba siya naninirahan? Halika nga, samahan mo ako. Nakatingin lang yung lola ko sa kanilang dalawa. Nang maglakad si Manong Baste at si Tatay Dadoy, patungo doon sa nag-iisang puno ng balete na malapit sa bahay nila. Tanaw naman yung puno na yon kung nasaan yung lola ko. Pero lumapit pa siya ng konti kasama si Tatay Fernando. Nakita nilang dalawa na merong tinatawag si Tatay Dadoy mula doon sa itaas ng puno ng balete. Maya-maya pa, may unti-unting bumababa doon na isang puting kabayo. Hirap na hirap ito sa paglalakad. Talagang iika-ika. Nung nakadikit na yung puting kabayo kay Tatay Dadoy, biglang humawak si Tatay Dadoy sa kanang tagiliran niya. Naglalakad papalapit yung puting kabayo kay Manong Baste. Bigla itong lumuhod. Yumuko. Natila ba nagbibigay galang siya kay Manong Baste. Hinawak-hawakan ni Manong Baste yung ulo ng puting kabayo at pumalakpak ito ng apat na ulit. Matapos niyang pumalakpak, tatlong malalakas na dagungdong ang naramdaman ng lola ko at ni Tatay Fernando. Pagtingin ng lola ko sa puno ng balete, may nakalambitin doon na parang sangaba o baging pero kulay ginto ito. Naglalasog-lasog sa ere at palutang-lutang lang yung mga nalalagas dito. Akala niya isa lang, pero biglang bumuhos ang mga yon na parang ulan sa kanilang tatlo. Kitang-kita ng lola ko na naglululundag yung puting kabayo ni Tatay Dadoy dahil sa tuwa. Ayos na sana eh. Manghang-mangha na siya sa nakikita niya. Nang biglang sumingit itong si Tatay Fernando at nagsalita ng, "Manang, ano bang tinitingnan mo dyan? Ang dilim eh. Wala akong makita. Nag-uusap lang naman sila Manong Baste eh. Halika na." Matapos magsalita ni Tatay Fernando, nawala na lahat ng nakikita niya. Galit na galit yung lola ko kay Tatay Fernando. Gusto niyang kutungan. Sinabi naman niya kung ano yung nakita niya. Pero syempre, hindi nakita nitong isa, kaya hindi siya maniniwala.
Halos ilang oras ding nakatayo yung dalawa doon. Kasi nung umalis na yung lola ko at si Tatay Fernando, ando doon pa rin sila Manong Baste. Nakakain na sila lahat-lahat. Ando doon pa rin yung dalawa. Maging sila Mamang hindi pa rin kumakain. Magkasama pa rin sila ni Mining. Natapos naman ang araw na yun na normal lang. Walang mga bisita, walang mga impakto, walang mga umaali-aligid. Pero alam nilang lahat na kahit anong oras, pwedeng-pwedeng bumalik ang mga yon para bulabugin sila. Sa ngayon makakapagpahinga sila. Bukas makakapagpahinga sila. Pero ang tanong, ano kayang mangyayari sa mga susunod na araw? Hindi naman basta-basta magpapatawad ang mga aswang. Lalo pat meron na namang pinatay si Tatay Dadoy. Ano kaya ang gagawin nila? Nag-iipon ba sila ng lakas? O humahanap lang ng tamang pagkakataon? Ano rin kaya ang mangyayari sa braso ni Mamang at yung pinangako ni Mining na gagamutin niya yung pilay nun? At yung puting kabayo ni Tatay Dadoy, ano kaya ang mangyayari? Madadagdagan ba ito ng kapangyarihan? O kung ano man? Ano rin kaya ang mangyayari kay Lucas at sa anak niya? At saka, bakit nilibing ni Tatay Dadoy yung matandang aswang doon sa tabi ng bahay nila? Alam ko merong ibig sabihin yun eh. At panghuli, saan kaya gawa yung palakol ni Tatay Dadoy? Bakit parang ilag na ilag doon yung mga matatandang aswang? Pero nagagawa pa ring harangan ng mga mangkukulam yung kakayahan nun. Marami pa talaga tayong dapat abangan sa mga susunod na kabanata ng Mamang.